Hello! Welcome ulit dito sa panibagong nating video. At kung panibagong viewers ka lang po, don't forget to like, share at subscribe na rin sa channel na to. Nagbabakasakali ang mga OFW na makikipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanilang anak at pamilya. Masakit man ito para sa kanila pero kinakaya nila ito para sa kinabukasan ng kanilang mahal sa buhay. May mapapalad at sawi na mga OFW sa pakikipagsapalaran nila. Maliban sa hindi inaasahang trabaho, nandyan din yung hindi pinalad sa amo. May mga amo kasi na sobrang bait at mayroon ding amo na sobrang sungit. Sa video ito, tatalakayin natin ang isang kababayan nating OFW na nagtratrabaho sa Taiwan na kung saan sinubukan niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Pero sa sawing palad, ang kanyang pamilya ay nasira dahil sa hindi magandang nangyari. Ang kanyang asawa na iniwan sa Pilipinas ay nabuntis mismo ng kanyang sariling kapatid. Inilathala ang buhay ng ating OFW sa expatreader.com na kung saan ang pamagat na OFW discovered that his wife is pregnant by own brother. At ipinalabas din ang kwento ng ating kababayan sa Rapi Tulpo in Action sa pamagat na binuntis si Mrs. ng utol ni Mister. So tunghayan natin at alamin natin ang buong katotohanan sa kwentong ito. Ang ating kababayan na OFW ay si Bad Salazar na taga Tubong, Pangasinan. Siya ay kasalukuyan nagtratrabaho sa Wen Chuan Group sa Taiwan. Siya ay may apat na anak kay Arlene Salazar. Nagibang bansa sa Taiwan ang OFW na si Bad para mabigyan ng kinabukasan ang kanyang pamilya at mga anak. Subalit sa sawing palad, habang nandoon sa Taiwan si Bads, may kung anumal niyang ginagawa ng kanyang misis na naiwan sa Pilipinas. Hindi naglaon ang kanyang asawa na si Arlene Salazar ay nabuntis mismo ng ibang lalaki. At ang masakit pa nito, ang nakabuntis sa kanya ang kanyang sariling kapatid na si Dipsy Salazar. Ang kanyang ama mismo ang nagbalita sa kanya sa pangyayari yon. Masakit man niyang isipin na tanggapin pero yun po yung pawang katotohanan na nangyari sa kanyang asawa. Inamin naman ng kanyang asawa at ang kanyang kapatid na ginawa nga nila ang pangyayari yon. Depensa naman ng kanyang asawa na ang kanyang bayaw ang naging sandigan niya nung wala si Buds sa Pilipinas. Sinabi rin ni Arlene na naging miserable ang buhay ni Arlene sa piling ni Bats, kaya nagawa niya ang mga pangyayaring yon. Marami pa rin depensa ng asawa ni Bats ang sinasabi niya kung bakit niya nagawa ang mga pangyayaring yon. Ngayon ang ating kababayan na OFW ay humingi na ng tulong kay Rapi Tulpo kung ano ang kanyang gagawin. Nangako naman ang ating idol na si Rapi Tulpo na tutulungan niya ang ating kababayang OFW. Handang ipakulong ni Bads ang kanyang asawa at kapatid sa kasalanan at sa kasong adultery. Dahil sa pangyayaring yon sa buhay ng ating OFW na si Bads, ang daming mga concern OFW at mga concern netizen ang dumagsa sa Facebook account ng ating kababayan.
nagbigay sila ng komento na kung saan nagbibigay sila ng concern, support at mga payo tungkol sa gagawin ng ating kababayan. Basahin natin ang mga ilang komento at payo ng mga concern OFW at mga netizen na ibinigay sa ating kababayan na si Bads. Heto ang mga komento nila. Kuya Bads, lakasan mo loob mo. God never fails. Focus mo lang isipan mo sa mga anak mo. Lesson to learn. Sa kanila yan kasi nagkamali sila sa tawag init katawan. Jesus Mariosep. Ito pa yung isa, sabi niya, Kuya, laban lang yan, kaya mo yan, para sa mga anak mo. Katatapos ko lang napanood yung sumbong kay Sir Tulfo. Ituloy mo lang yung kaso, Kuya. Laban sa inyong brother at sa asawa mo na nagpabuntis sa brother mo. Fight lang, Kuya, fight. Sabi pa ng isa, kakapanood ko lang sa RTIA, kaya sinurs ko Kuya Bad Salazar. By the way, kabayan, be strong at magdasal ka. Alam ko na di ganun kadali, lalo pa at apat kids nyo. Laban lang and do what you think is right. God bless po. Ito pa, traitor talaga ang utol mo, Bads, kaya dapat niyang pagbayaran ng ginawa niya sa iyo kahit kadugo mo siya. At ito pa, Sir, huwag mo nang pagpilitan ang isang baga, just better to leave her. Kasi mas pinabibigat mo lang, Sir, ang sitwasyon. Naging asawa mo naman yan. And you know her. Kung nakamali siya, just forgive her, let them free. Diyos na ang bahala, just saying. Sabi pa ng isa, huwag kang mag-alala, Bags, all over the world is your allies. Kaya pananagutan ng utol mong traidor, lalo na ang iyong asawa mo. Pakulong mo na, bro, nakakaawa ka naman, kapatid mo pa gumawa sa'yo. Di ko ma-imagine, napakababoy. Eto pa, kaya mo yan. Ako nga maraming pinagdaan ng pagsubok, pero awa ng Diyos, nakakayanan ko pa, kahit gusto ko nang sumuko. Sabi naman ng isa, bro, pakulong mo, kapatid mo, kahihiyan sa pamilya nyo yan. At eto, be strong kabayan para sa mga anak mo, hayaan mo yung asawa mong makati at kahit kitang kita na, kamalian niya, palusot pa at may ganang pang mamaligtad. Kahit saan ang gulo tingnan, maling-maling ginawa niya, siya ang nang baboy sa sarili niya, hindi ikaw. God bless you and your kids, basta laban lang para sa anak mo. Sabi pa ng isa, file mo agad ang kaso, bro, kasama ang misis mo, pakulong mo yan. Para may justice naman sa iyo at sa mga anak mo, sa ginawang kababuyan ng misis mo at kapatid mo, para mabigyan din sila ng leksyon habang buhay nila ang hindi malilimutang ginawa nilang mali. Eto, bro, ipakulong mo din asawa mo, dalawa sila. Dasal ka lang sa Lord, focus ka sa anak mo at sa work mo ngayon sa Taiwan. Be strong kabayan, laban lang, ipaubaya mo sa Diyos ang lahat, dasal lang. Hayaan mo na ang asawa, basta mga anak mo huwag mong pabayaan. Libog lang yan, asawa mo. Katagalan niyang karamihan din yan. Sabi ng isa, kaya mo yan kabayan para sa anak mo. Be strong and pray po. Laban lang sa buhay kabayan. Ingat dyan ka sa work mo. God bless po. Sorry po, makikisaw-saw lang ko. Ang dahilan na nagloko yung babae dahil una, yung lalaki nagloko. Hindi pa rin po tama yung ginawa ng babae, lalo sa mismong kapatid pa ng asawa niya. At napakababoy nila sa loob pa mismo ng pamamahay nila gumagawa ng kababalaghan at nagpabuntis pa. Malaking pagkakamali yun. Ang rason ng iba dyan, porque may nagawa na si kuya sa kalokohan, eh gumanti na rin si ate. Mali po yun. Napakalaking mali. Mali, mali. Sabi din nito, pray and be strong kabayan, kawawa talaga tayong mga OFW sa panluloko ang mga asawa natin. Hindi nila naisip ang hirap natin sa ibang bansa. Focus na lang po sa mga anak. God bless kabayan. Eto, pakatatag ka lang kuya. Pakatatag ka lang kabayan. At ito pa ang panghuli, Rabbit Tool po in action brought me here, just saw your video. Hanga ako sa iyo kasi sa kabila ng kasalanan ng asawa at kapatid mo, kalmado ka lang. Yung bang kinakalmo mo lang ang sarili mo? Kahit alam mong malaking kasalanan nagawa nila sa iyo. Alam mo kung ano man yung dumating na problema sa iyo, magpakatatag ka para sa mga anak mo. Laban lang, huwag kang paghinaan ng loob. Be strong for the sake of your kids. Isipin mo din na di ikaw ang may kinakaharap na ganyang problema. May iba pang ganyang problema. May iba pang mga kababayan
ko din na nakakaranas ng ganyan, lalaki o babae man, parehong naglolokohan. Hindi iniisip ang pamilya. Andito sa Pilipinas o nasa ibang bansa nagloloko. Pero isaisip mo na mawalan ka man ng perpektong asawa, may mga tao pa din nakapaligid sa iyo na mas higit na magmamahal sa iyo. Be safe and God bless you. So yun nga mga kabayan, nabasa natin ang mga ilang concern OFW at mga concern na netizen na nagbigay ng payo komento tungkol sa ating kababayan na OFW na nasa Taiwan. Sa kasalukuyan, si Bads ay nasa Taiwan pa rin habang ginagawa ang isasampan nilang kasot sa asawa at sa kapatid niya. Sa lahat ng mga OFW sa mampaling ng mundo, maging aware po sana tayo na presibling may mangyari sa mga pamilya natin na iniwan sa Pilipinas. At sa mga naiwan naman pong mga pamilya namin sa Pilipinas, isipin din nyo yung hirap ang pinagdadaanan ng mga kapamilya yun na nasa ibang bansa. Na ginagawa nila lahat para mabigyan lang ng kinabukasan ang kanilang mga pamilya at mga anak. Kaya huwag sana tayong gumawa ng isang bagay na alam nating nakakasira, lalong-lalo na kapag pamilya na ang pinag-uusapan. So hanggang doon lang po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video ito. Kapag di pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share at subscribe na rin, plus click the bell button. Importante po yung bell button mga kabayan para lagi po kayong update kapag may mga panibago tayong video tungkol sa mga OFW, OFW news, OFW update at mga OFW documentary sa channel na to. Muli, ako po si Axo Vlog nagsasabing ingat po lagi tayo mga kabayan, lagi po tayo magdasal, at sa mga pamilya namin na naiwan sa Pilipinas, huwag po sana kayong gumawa ng hindi maganda na alam nating nagbibigay ng malaking problema. At sa mga OFW naman na kagaya ko, laban lang tayo para sa pamilya at sa mahal natin sa buhay. God bless po sa inyong lahat. Paalam po.